Nainuruput kayo. Kung ako nga, hindi ako dumudura sa sa'yo, tinatapakan ko kayo pa. Pita, nanghihiram lang naman kami ah. Kung manghihiram kayo, magpaalam kayo sa may-ari. Eh, kung gusto mo di, ibabalik na lang namin. Pita. Ano? Nakialam eh. Si Pita, gago ka pala. Dagang dingding lang yun ah. Balikan nyo! Ang yabang mo, dagang dingding ka, tinalo mo sila. Pero ngayon, ipakita mo sa akin ang yabang mo. Pasok! Pasok! Nagtinding nga ako. Pero yaka lang binubutas ko. Tulog na. Tulog na! Sa kapatid mo? Bata ka pa, baril ng hawak mo. Putok dito, putok doon. Lahat ng bote at lahat ng nakita mo, binabaril mo. Darating ang araw, tao nang papatay mo. Anak, napakalaking sama na ng loob ang inabot namin ng maligaw ng landas ng kapatid mo. Huwag mo nang dugtungan yun. Sana kayo nasa katayuan ko. Nang maramdaman yun sakit, na mawala na isang mahal na kapatid. Kung mahal mo siya, lalong higit kami ng ama mo dahil anak din namin siya. Kapatid ko siya. Pita, anak, wala namang nanunumbat sa'yo ah.
Meron, Inay. Konsensya ko. Tandaan mo ito, kita! Ulo mo, sulong mo, buntot mo, hila mo, pag may nangyari sa'yo, bahala ka sa buhay mo! Ayoyo, yung balita. Dumating na yung grupo nagpabuhal sa kapatid mo. Saan ko siya matatagpuan? Monumento, hanggang bagong baryo at sa iba-ibang parte ng Caloocan ay hahawakan natin ulit. Balita ako, naghahantay yung kapatid ni Ador sa pagbabalik mo. Bago siya maghintay, umanap muna siya ng bakanteng lote sa simenteryo na paglilibingan niya. Meron na! At kayo na lang hinihintay. Iisa lang hukay pero malalim. Kasta kayong apat. Ang lakas naman ng loob mo, bata. Dito ka pa nagkalat ng bangkay. Han? Babalikan kita. Hindi naman kaila sa inyo, gasto ng kangkalu, baldong ahas, erning kirat, berting paho, siguro panahon na para kami naman ang humawak dito. Buhay ang pinuhunan namin bago namin hawakan ang buong Caloocan. At hindi namin basta may susuko. Malaki itong Quezon City. Bakit hindi ito hawakan ninyo? Ang Pasay, Makati, bakit hindi doon kayo maghari? Ang Caloocan ay hindi niyo mahahawakan hanggat kami buhay. Hindi naman kami namimilit eh. Pero ito, tandaan ninyo, sa pagtanggi ninyo, nagdeklara kayo ng away na hindi matatapos. Kung gusto nyo, umpisahan ko na eh. Sige! Nang kumalat ang mga utak nyo sa simeto, total kayo naman ang unang titimbang eh. Matatanda na kayo, kaya mahina na ang diskarte ng utak ninyo. Sa madaling salita, may uban na. Pero hindi naman kami ganun kasama eh. Sa paghihiwalay natin, at muli tayong magtagpo, isa sa atin ang kakainin ng lupa. Naunahan nyo kami ngayon. Pero hindi lahat ng araw ay sa inyo nakaukol. Matindi ka, bata. Ama ako sa mga katulad mong buwan loob. Patatagang pulso. Magaling pang bumaril. Pakikinabangan mo yan, malayong mararating mo. Sa impyerno. Bakit mo ginawa yun? Yun ang matagal ko na iniintay, Inay. Kung nangyari man yun, wala na akong dapat pagsisihan. Paano ka na ngayon? Ewan ko, Inay. Pero isa lang tinitiyak ko. Hindi pa patakaluha ko dito.
Hello? Hello, Roy. Oh, boss, ikaw pala. May bata ka ba na pwede naming asahan? Bata? Meron, boss! Sige, dali mo mamaya sa dating tagpuan. Kikilatisi namin. Mga bossing, ito yung sinasabi ko sa inyong bata ko. Apat na pinatay niyan. Roy, ano na naman ba yan? Nagdala ka na naman ng mukhang pipitsugin. Baka walang itagal sa laban yan. Ano pangalan mo? Pita. Pangalan pa lang, biskwit na eh. Pita. Biskwit. Dapat pala sa'yo, isaw-saw sa kape. Apat na balapatay mo? Ha? Gusto mo ikaw panlima? Bus, baka pumutok sa akin niya. Ah, ganun ba? No, mga bossing, ipitsugin ba? Idiretsahin ka na namin, Pita. Ibig kong humangan. Pwede nang pawalan. Aayusin ko mga kaso mo. Pero sa isang kondisyon, magtatrabaho ka para sa amin. Bata, gagawin ka naming magsasaka. Kaya lang, hindi pala yung itatanim mo. Bala. Tatamnan mo ng bala ang katawan ng lahat ng mga kalaban namin. Sa madaling salita, gagawin ka namin trigger man. Okay ba sa'yo yun, bata? Da, pagkakataon mo na to, para naman makalaya ka. Ha? Pag-iisipan ko. Buong nga ang loob mo. Pero masasayang lang yan sa loob ng bilangguan. Roy, dali mo na muna yan. Balik mo na lang pag nakapag-isip-isip na. Lahat ng matigas na tinapay, lumalambot sa kape. Dito ka nang makapag-desisyon kagad. Matigas ang ulo mo. Bahala na kayo dyan. May sabi siya manigal ako dito. Ha? Ako! Mahalaga pa ba, itay? Kaya kayo narito. Kailanman hindi ako naghangad na masama para sa'yo. Nakita mo na. Yan ang sinasabi ko sa'yo noong pa. Nabigyan mo nga ng katarungan ng kamatayan ng kapatid mo. Tignan mo naman ang inabot mo. Anak, huwag kang makakalimot sa Diyos. Lagi kang tumawag sa Kanya para gabayang Kanya. Subaybayan. Hindi kanya papabayaan kung lagi kang mananalangin sa kanya. Salamat, inay. Siya lang naman lagi ko tinatakbuhan eh. Huwag kang mag-alala, Pita. Maghihintay ako sa paglaya mo. Walang katiyakan ng paglaya ko.
magpakabait ka lang ay makakalaya ka. Kung nakapaghintay tayo na lumaki at umabot sa edad na ito, ganun din paghihintay ang gagawin ko na hanggang makalaya ka. Kung ako sa'yo, Andrea, kalimutan mo na ako. Mahal kita, Pita. Maghihintay ako. Sa ilang bumabatakan luha ako. Dahil nararamdaman ko lumalayo ako sa iyo. Pero ang sugat na itinanim nila sa puso ko, dagong sa kaluluwa ko. Anak. Inay. Nasa ospital ang itay mo. Malubha ang kanyang karamdaman. Sabi ng doktor, kapag hindi siya naoperahan sa lalong madaling panahon, mamamatay siya. Huwag kang magalala, inay. Hindi siya mamamatay. Sa lupa yan. Para sa atin yan. Gusto ko, ayusin mo ang mga kaso niya. At siguraduhin mo sa akin na walang pulis na kakanti sa kanya. Aray, ano pa? Bobby, ituring mong binalutang ko siya ng katawan ko. Dahil ako mismo ang makakalaban ng sino mang pulis na pinipitik kay Pita. Para sa'yo, sa kaligtasan ng ama mo. Ito naman ang sayo. Pero tatapatan mo ng buhay. Ang buhay ng ama mo. Meron kaming patitira sayo. Malaking tao. At ayaw naming sumabit. Palagay ko eh. Ayos na yun, boss. Hoy, Pita! Huwag kang aharang-harang sa dinadaanan ko, ha? Dito sa Kalookan, isang bala ka lang. Singit mong mesin! Tirani lang yan! Good evening, sir. Po. Kokong, nasa ang amo mo? Nasa taas, sir. Tawagin mo, ha? Kakausapin ko. Yes, sir. Oh, Gaston, kumala.
Ikaw, matigas talaga ang ulo mo. Bakit ayaw mo rin magbigay? Ha? Pare, mahina ang club eh. Wala kang kita eh. Ano magagawa ko? Mahina? Eh, ngayon nga lang nagkatao dito oh. Sino ululin mo? Ha? Ang sabihin mo, si Pita ang pinangangahas mo. Kung nadali man ni Pita yung mga dating bata ko, samba lamang yon. Pero ako, tatanimang ko ng mga tingga ang dibdib ng pitang yun na yan. Gaston, mahina talaga ang lugar. Mahina, ha? Tumabi ka dyan! Gaston, wag! Ito, malakas! Ubo! Huwag kang makikira! Ubo! 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 Ito ang tandaan mo. Tandaan mo mabuti! Mula ngayon, sa grupo ka ng Digaston magbibigay. Ha? Sabihin mo na sa lahat ng ari ng pirasin sa monumento. Oo, Gaston. Kapag hindi mo ginawa yan, masasabugan ko ng bomba ang buong compound na ito. Naintindihan mo? Oo, Gaston. Ha? Paano? Mauna na kayo. May dadaanan pa ako. Oo. Magkita-kita na lamang tayo sa Port Avenue, okay, ha? Okay. Sige. Pita! Atras mo! Atras mo! Pita? Alam ko iniisip mo. Pita naman, patawarin mo na ako. Ibalata mo na sa akin ang buhay ko. Pita, itong kotse ko, mga alas, pati house and lot, pati yung tatlo kong kabit, mga pisa yun, binibigay ko na lahat sa'yo, Pita. Baka walang mo lang ako dito. Kahit demonyo ka, pwede kitang patawarin. Huh? Wala ka naman atraso sa akin eh. Oh, yun naman pala eh. Di pa kawalan mo na ako. Bait-bait ba talaga, Pita? Salamat, Pita, ha? Pasensya ka na. Napag-utusan lang ako. Pita! May utok! May utok! Pita! Pita, kina mo! Miss, excuse me. Si Roy. Napaka-formal mo naman. Sandra lang ang itawag mo sa akin. Si Roy, gusto ko siya makausap. Wala pa siya eh. Ako na lang kausapin mo habang hinihintay mo siya. Halika. Oh, anong order mo? Kape lang. Kape? Oh, sige, ako na ang kukuha. Rina. Itimpla mo ako ng isang kape. May karga, oh, para kumita ako. Sige. Hello? Roy? May ka-table ako eh. Si Major Rodriguez daw siya. Nakita mo ba ID? Oo, tinatanong ka nga niya sa akin eh. Sabi ko darating ka, susunduin mo ako. Gaga, bakit mo sinabi yun? Hindi mo ba ako susunduin? Hindi na, umuwi ka na lang mag-isa. Sa ibang araw na tayo magkita. Pag inilabas ako, sasabihin ko na ayaw mo. Magpapaalam muna siya sa'yo. Hindi, sabihin mo out of town ako. At huwag kang magsasalita ng kahit ano. Oh, sige. Hindi na lang ako susama. Hindi, gaga ka talaga. Sumama ka, ipapahamak mo pa ako. Kapag inaya ka, sumama ka. Kilala mo naman ako, papagbigay ako, di ba? Hmm? O, sige. Salamat. Kape mo. Ako pa nagtimpla nito. Alam mo, nang mapatay mo yung apat na loons, hangang-hanga ako sa'yo. Ang tapang mo pala. Hindi naman. Malaki lang atraso nila sa akin. O sige, ubusin mo na yan. Ah. Wala to.
Oh, bakit? Anong nangyari? Wala. Nahilo lang ako. O sige, magpapalit lang ako ng damit, ha? Tapos, uwi na tayo. Paano ako napunta rito? Niyaya mo ako. Sabi mo sa akin, daling kita rito. Ayoko nga sana eh, baka magalit si Roy. Pag nalaman niyang nandito ka, baka patayin ka niya. Hindi niya magagawa sa akin yun. Sa'yo, hindi. E paano ako? Pita, natatakot ako. Baka isalvage ako noon. Kailangan hindi niya malaman ito nangyari sa atin. Pangako mo. Hindi mo sasabihin sa kanya. Takot ka? Oo. Natatakot ako, baka mapatay ko siya. Nay! Ang anak ko, halika. Nay, para sa inyo. Nay. Ayaka! Ayaka, alam mo, hindi ko alam ang ginawa mo! Napalit ng perang yung pinanggamot sa akin! Dugo! Dugo ng tao! Matya, tama na! Tama na! Nabigo ako sa kuyador mo! Mayaman eh sa'yo! Palipasa! Hindi mo alam kung gano'n laking hirap ang magpalaki ng isang anak! Mahirap lang tayo. Maaaring paminsan-minsan, sumasala tayo sa pagkain. Pero binubusog ko kayo sa mabubuting pangaral! Kami ng ina mo! Pagkatapos, ito'y gaganti mo sa amin, ha? Hindi ka sa nakuha mo, ha? Yan! Hayaan ang resulta ng kabataang tulad mo, ang hindi marunong sumunod sa magulang! Sige! Magpakalunod ka! Talaga! Hindi namin kayang kanin ng pagkain, parang galing na rin sa laman ng tao! Sige! Layas! Lumayas ka! At huwag kang tutungto sa pamamahay ko habang ako'y nabubuhay! Layas! Pita! Han! Pita! 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 Dali mo pagkain mo! Pita! Payas ka! Payas! Ano ang problema? Parang sama ko! Dito na lang ba tayo? Kanina ka pa walang kibudyan eh. Bakit sinusumbatan ka na ba ng budhi mo? Dahil buhay ng taong kapalit ng iyong kalayaan. Pati ba naman ni ko, Andrea? Para kang si Itay. Akala ko maunawaan mo ako. Paano kita maunawaan kung ang lahat ng ginagawa mo ay puro mali? Nagkakamali ka. Ang hindi mo alam, buhay ng Itay ko niligtas ko. Ang alam ko, binabayaran ka para pumatay ng tao. Para kang aso na sunod-sunuran sa mga pinag-uutos ng amo mo. Oo, inamin ko. Masama akong tao. Dapat! Dahil hindi mahuhugasan ang pagbibigay mo ng tulong ang mga kasalanan mo! Bilang tao,
May karapatan din ako magmahal at mahalin. Tumulong sa kapwa. Kung ang hayop nga marunong mahal, ako pa yung tao. Iba ka na ngayon, tita. Hindi na ikaw ang kababata ko, ang lalaking minahal ko. Isa ka ng mamamatay tao. May laya ang bawat tao. May laya ka kung sumuman akong kalimutan. Kung hindi mo na ako mahal. Tita! Mahal kita, Pita. Magmula nang mawala si Gaston, parang umula ng pera. At gagawa pa tayo ng mas marami pang pera. Hindi lamang mga matatapang sa Maynila, Pasay, at Caloocan ang ipatatrabaho natin kay Pita. Pati na ang buong Metro Manila. Gumanda ka, bata. Marami kang tatrabahuhin. Kailangan ko ng alalay. Pita, ako. Hindi. Meron na akong kukunin. Silyado, bibig. Siguraduhin mo lang na ilalaban ka ng patayan. Sa'yo ako talaga ngayon. Dito ka lang, ha? Sir, buti na lang dumating ka. Eh, may problema sa lobby. May nakapag-tip doon sa table ni Sandra na major, nagtiridor daw si Pita. Eh, andun, kausap ni Sandra. Eh, gusto mo tawag ni Sandra para ikaw na lang kumausap kay major? Teka muna. Bulungan mo si Sandra. Sabihin mo, masin niyang mabuti yung major na yon para mawala init ng ulo. Ha? Pagkatapos, mispit na kayo ni Pita. Eh, papano? Hindi mo nakakausapin si Sandra? Eh, si Pita, baka matuluyan yun. Kayang-kaya niya yun. Diyan na expert si Sandra. Ha? Babalik ako sa headquarters. Pagkatapos, pag hindi na kayo sa hilot, saka mo ako tawagan. Yes, sir. Masyadong ambisyoso ang apat na ito. Hawak na nilang Maynila at ibang lugar. Ngayon, gusto nilang gapangin ang Makati, Paranaque, patungo Cavite City. Hayaan natin pumasok sila sa Cavite. At dito natin ibabaon. Mahirap yon. Hindi ganun kadaling sagupayan ng apat na yon. Establisado na sila. May connection at malakas. Tatapatan natin ang sistema nila. Irarampa muna natin si Pita. At bago sila makakilos, isusunod agad natin ang apat na yon. May kinausap na akong West sa labas ng Maynila. Pagkagaling dito, magpapakasal tayo. Tutuloy tayo ng Baguio. Totoo na ba yan? Pare, baka makalimutan mo ako, best man mo. Siyempre. Gusto ko pagkasal na tayo, tigilan mo na yung ginagawa mo. Tsaka na natin pag-usapan yan. Basta, gusto ko. Ay, sandali na nga. Nahingit na ako sa inyo eh. Pita! Daba! Oh my God!
Andrea. Pita? Pita! 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 Tara na! Wala na tayong magagawa pati ni si Andrea. Kailangan daling kita sa ospital. Tara na! Tara na! Ano ba nangyari? Inambush kami sa restaurant. Si Andrea nga patay. Teniente Lorente, Quezon City Police. Teniente Hamil, Caloocan. Teniente Belaro, Caloocan Police. Nagsadya kami dito para kunin si Pita. Dahil nangyari ang krimen sa Quezon City. At jurisdiction namin yon. Teniente, kami unang nakarating dito. Marami siyang kaso sa Caloocan. Hindi namin siya pwedeng ibigay sa inyo. Kaya kung gusto nyo, pagkatapos ng kaso sa Caloocan, saka tayo mag-usap-usap. Luma na yung style mo, Teniente. Pero pagbibigyan kita, pag nakakawala sa kamay mo, si Pita, parang alaberde na ang buhay niyan. Kumbaga sa saranggola, alagwa na. Kanya-kanyang habol. Let's go, men. Dali mo siya rito sa rest house, ha? Para dito siya makapagpahinga. Kumuha ka ng mag-aalaga sa kanya, yung mapagkakatiwalaan. Pita, magpagaling ka. Yong, huwag mong pababayaan si Pita. Alagaan mong mabuti yan. Hmm? Roy? Baka makalimutan mo. Tagapag-alaga ka lang. Hmm? Hanggang ngayon ba, naaalala mo pa rin siya? Paano ko makakalimutan ng isang taong pagkatapos kong mahalin? Mawawala na bala. Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko? Kinalulungkot ko kung nasasaktan man kita. Mahal kita. Paano si Roy? Ginagawa mo. Ikaw kasi pinipilit mo eh.
Bravo! 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 Pwede na. Pwede ka ng pakawalan. Alam ko na nasa isip mo, Pita. Pwes, huwag kang mag-alala. Alam ko na kung sinong nagpayari sa'yo. Ang grupo ni Salvatore. At inihanda ako na siya para sa'yo. Paano siya papasukin? Si Sandra bahala dun. Siya ang gagawa ng paraan. Thank you, thank you. Magandang gabi sa inyo, mga kasama. Mga business associates ko, mga kumpari ko, mga kumari ko, mga kaibigan at mga kasama. Bagamat wala sa piling ko ngayong gabi ang aking mga mahal sa buhay, ay nadarama ko na ito na ang isa sa pinakamaligayang kaarawan ko sa aking buhay. Sapagkat nariyan kayo. Thank you very much. Pinaunlakan ninyo. Well, magsaya tayo. Maestro! Thank you, thank you. Happy birthday, Salvatore. Ito ang regalo. Selos ka. Wala ka bang tiwala sa akin? Sa palagay mo ba, ipagpapalit kita sa isang hoodlum? Meron lang ako narinig na bulong-bulungan. Nagpupunta raw si Pita sa beer house. Ka-table mo. Oo. Hinahanap ka niya. At kung ka-table ko man siya, ano naman pagkakaiba niya sa mga customer ko na tinitable din ako? Pero ni minsan, ni dulo ng daliri ko, hindi niya hinawakan. At hindi siya umiinom ni isang patak na alak para makalimot at maging bastos. Kape lang, okay na sa kanya. Gusto ko lang makasiguro na hindi niya ako nakatalo. Ganun ka rin. Gusto ko lang masiguro na hindi mo ako kinakaliwa. Shit! Anong inaasahan mo sa isang babaeng katulad ko? Kapag kaharap ko si Major, pinagdudurdulan mo ko. Ngayon ka-table ko lang si Pita, nagagalit ka. Roy, sa isang babaeng katulad ko na nagtatrabaho sa beer house, hindi pangangaliwa ang sumama sa customer. Kasama yan sa hanap buhay namin. Ganito na ako nang makilala mo. Kaya tigilan mo na ang pagsiselos mo. Pwede ba? Hindi na uso sa amin yan. Ayoko lang na nakakalalaki sa akin si Pita. At hindi ko maaatim na lagyan niya ako ng taing manenok sa ulo ko. Yan ang saksak mo sa utak mo. Kakausapin ko siya. Buburin sa utak niya ang pagdududa. Huwag na lang. Baka kung saan pa umabot ang usapan ninyo.
Ang mahalaga, nariyan ka pa. Buhay ka. Ano kung malaman niya? Ang mahalaga, maligaya ako sa'yo. Honey. Roy. Halika, kanina ka pa hinihintay ni Pita. Pita? Sandali ah, kukuha ko kayo ng mainom. Roy. Pakialam, meron ka, Pita! Hoy! Tumigil nga kayo! Pita! Roy! Huwag nga kayo mag-away dito! Ang tao, may kanya-kanyang paboritong ulam yan. Ganon din ang hayop. Kung dagang-dingding ka mang timawa sa keso, huwag kang kakain ng keso sa paminggalan ng iba. Kung may keso kong masarap, umiiwanan si Babon na lamesa. Baka makain ng dagang-dingding. Pita! Kapag napatunayan kong pumasok ka sa pagitan ng hita ni Sandra, itutumba kita. Tandaan mo yan. Huwag mo sabihin. Gawin mo. Sa'yo na yan. Tutukan mo. Sagot ka namin. Hindi. Liligaw ko, sir. Pinabibigyan ni Pita. Pwede ka ba rong mahatid at masundo? Pwede. Bakit hindi? Thank you.
So, anong ginagawa mo dito sa Pilipinas? Wala. Inayos ko lang yung negosyo ni Papa at Mama. Bakit hindi ka pa sumunod sa kanila sa Amerika? Siyempre, mas masarap manirahan dito sa bayan mo. Stella, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Gusto ko sanang makapag-asawa ng Pinay. At sa palagi ko, nakita ko na siya. Cheers to us. Hindi madali ang inihingi mo, Pita. Okay lang kung gusto mong magbagong buhay. Walang problema sa amin. Kaya lang, meron pa kaming ipatatrabaho sa'yo. Hindi mo na ako tumatanggi. Huling trabaho mo na to, Pita. Gusto sana namin pasukin ang Bulacan eh, sa illegal drugs. Kaso, ayon ang drug lord na sumosyo kami. Gusto namin gumawa ng milagro. Sa madaling salita, bata, gusto kong tamnan mo ng bala ang katawang lupa ng hayop na yan. Pagkatapos, pwede ka na magpahinga. Walang katahan dito. Hindi uso singalong. Hindi mangyayari yun. Sintonado boses ko. Okay ka, bata. Tara, celebrate tayo. O pare, akin ang blowout ngayon, ha? Talaga, oh, luto na, oh. Hoy! Bakit nung pinalitan ang tugtog? Pwede mo yung tugtog? Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Kasi papatayin na kita! By the power vested in me, in the name of the law, I pronounce you husband and wife. Pita, you may now kiss your lovely wife. Pita, congratulations. Salamat ho. Congratulations. Thank pare. You. Congratulations. Salamat pare. Kasing ligaya, basta't kasama kita. What do you think? Kukunin natin yan. Pero baka naghihintay na si Hoyong. Okay. Hoy, Pita! Sige, bunot! Para pati kasama mo madamay. Matagal ka rin nagsapalos. Pero hindi mo kaya paikutin ng batas. Ngayon, paalagwa na buhay mo! Anong kasalanan ng asawa ko? Nakapakialam! Pita! Masasabukin ko yung baon ng ulo mo! Saan niyo siya dadalit? Ano ba? Tandaan mo ito, bata. Bukas, barangay tanod ka na lang. May warrant of arrest kami. Doon na kayo sa presinto magpaliwanag.
Bata, huling tapang mo na to. Kailan? Huli! Bata! Keso, mayaman ang mga magulang mo. Nasa States. Sinakim mo ko sa iba't ibang sasakyan. Pinakain mo ko sa magagandang restaurant. Sinilang mo ko sa perang hindi naman iyo. Hindi kita niloko. Kinuha ko yun dahil gusto ko itong mapaligaya. Dahil mahal kita. Ano klase pagmamahal? Pagmamahal ba ipaikutin mo ko sa mga kamay mo? Nung gabing kinuha mo pagkababae ko, alam mo ikaw lang ang unang lalaking dumaan sa buhay ko. Dahil inalaan ko yun sa'yo. Alam mo ba yun, tita? Alam mo ba yun? Stella! Sinungaling! Huwag ka masyadong malikot para hindi kumalat. Si Pita. Gusto ko, Pita! Halika! Pita! Magpatato ka na! Sige na! Ayoko. Gusto paglaya ko dito, malinis ang katawan ko. O, ayaw mo nun! Para maging macho ka, paglabas mo! Sige na! Ang kulit mo. Sabi na ayoko. Kulit mo, kuto ka! Haulo ko! Ayaw niyong masama sa mga presong pugante na itutumba. Huwag na huwag niyong kakagatin ang biskwit na ito! Ha? Dahil... Sagot niyo sa akin yan. Maliwanag ba? Bilis! Tita! Halika! Bakit, tata? Sumama ka sa akin. May regalo ako sa'yo. Ako bahala sa'yo! Sandra? Sige. Ibigyan ko kayo ng kalahating oras para ilabas ang lahat ng tuwa at sama ng loob nyo. At bago magkabilangan ng ulo dun sa loob, kailangan makabalik tayo kagad. Salamat, sir. Sige, umpisahan niyo na. Have a nice time. Pita, miss na kita eh. Kaya gumawa ko ng paraan para magkita ulit tayong dalawa. Kahit alam ko na, kinasal ka na, mahal pa rin kita. Pita, si Roy ang dahilan kaya ka nakulong. Pati na rin si na Bobby. Tsaka na tayo mag-usap. Thank you.
Sinagad yun ang oras nyo. Sige, bumaan na kayo. Sunod na ako. Sige na. Hi. Kanina ka ba? Saan ka galing? Wala. Namasyal. Nag-window shopping. Nainip kasi ako eh. Saan ka talaga galing? Sa labas nga. Sa labas. Namasyal. Nag-shopping. Saan ka nagaling? Hindi naman siya lang! Nakipagkita ka kay Vita, no? Nakipagkita ka kay Vita! Hindi! Nakipagkita ka kay Vita! Hindi mo! Oo! Nakipagkita ako sa kanya dahil sawang-sawa na ako sa'yo! Pinaglalaruan mo lang ako! Pinko sumakong kamitin! Pupunta ka rito! Mabuti pa ang isang kriminal! May pagpapahalaga sa ginagawa ko! Sige, patayin mo ako! Kahit mahal kita! Tagamon to! Sa susunod na, bigyan mo ko ng tahi sa ulo! Itutumbo ko kayo pareho! Patayin mo na ako! Pita, pasensya ka na. Pinilit lang ako nito eh. Pinilit Boss, ha? Nagsasabi lang ang totoo. Tira, ulo ka. Pita, bagay nga pala sa'yo walang tato. Ha! Magsalabas kayo lahat. May pag-uusapan kami ni Pita. Labas! Sige na! Sakit nun ah. Dali mo. Alam mo ba? Galing ako sa taas ngayon eh. Nilalakad ko para makalaya ka. At magandang balita, pumayag sila. Pero, sa isang kondisyon. May papatrabaho sila sa'yo. Pita, pag hindi mo tinanggap yun, may ibang sasalo eh. Mabubulok na rito. Hindi ka nalalaya. Boss, itong koleksyon ko sa Makati. Ito naman ang koleksyon mula sa Caloocan na dating pinag-aariyan ni Bobby. Bossing, ito naman ho ang koleksyon ko galing sa Pasay. Ikaw, Cholo. Nabaybas ng narkom yung mga tauhan ko eh. Namumuro ka na, Cholo. Ano magagawa ko? Nahuli mga bata ko! Mabuti nga nakatakas ako eh! Ito, kumusta naman ang lakad mo kay Pita? Umagat na sa pahayin ko si Pita. Pangilang suntot na lang yan. Matutubo ka na kahinaan niyan. Kaya gawin mong madali at mabilis. At huwag mong sayangin ang binabayad namin sa'yo. Nasa iyo lahat ng pagkakataon para mabitag siya. Kumukulo ang dugo ko sa hayop na Andrade ngayon. Kinakailangang mawala siya. Huwag kayo magkalala. Sisiguruhin kung sasakay siya sa biyahe natin. Basta't huwag ka lang magkukulang sa atik. Alam mo naman, mukhang pera ako. Alauna ang Dani Andrade sa monumento.
Lahat ng gamit mo. Nandun na sa auto. Pagkatapos, magkita na lang tayo sa bahay ni Sandra. Kung wala ka nang sasabihin, alis na ako. Sana'y huwag mo akong bigoyin, Pita. Malaking paniniwala ako sa'yo. Masa ka. Hindi kayo mabibigo. Palagay ko, Roy, hindi na darating si Andrade. Kanina pa tayo dito eh. Sige, dalhin si Pierre yan. Oo, oh, dalhin na raw sa Pierre yan. Oo, oh, narinig nyo, kilis na! Teka! Pumapalag! Yan ang gusto ko sa babae, pumapalag. Ayaw mo nun? Dalawa na kami ni Pita sa'yo. Ayaw mo kumayag, ha? Pag hindi mo binigay, gigilita kitang parang maraw. Hindi mo makukuha! Kahit patayin mo ako! Ganun, ha? Pwes, papatayin kita. Sorry, ha? Nabigla lang ako. Paano mapatay mo si Andrade? Sandra?
Sino ka? Si Pita ang may kagagawan. Ika sabi ka ba ng totoo? Ang taong mamamatay na ay hindi nagsisinungaling. Sandra! 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 Mga boss, magkape muna kayo. Amo. Magulo na buhay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lito-lito na mo, Ruben. Ang mabuti pa kaya, Pita, ganito. Puntahan mo si Stella. Kumbinsihin mo. Lumayo kayo. Magbagong buhay ka. Boss, makita na namin si Pita. Saan? Sa bahay ni Bilay, yung Joey ni Yoyong. Rudy! Boss! Tayo na bahala sa shipment. Ayos, boss. Pwede ba, Pita? Iwanan mo na ako! Tigilan mo na ako! Malis ka na! Stella, sandali lang! Mahal kita, Stella! Asawa kita! Mahal din kita! Napakasalan mo ko. Sabihin na pinagbigkis ang puso natin. Pero hindi kasama dyan ang pagiging kriminal mo! Alam mo ba? Gusto ka nang yakapin. Pero pinipigilan ako ng galit ko dahil niloko mo ako! Niloko mo ako. Stella, minsan pa nakikiusap ako. Sumama ka sa akin, lalayo tayo. Pagpabagong buhay ako. Kinalulungkot ko. Mahirap nang ibalik ang pagtitiwalang nagpadilim sa buhay ko. Pero mahal kita. Ang pagmamahal, napapag-aralan ding kalimutan. Kung wala na ang pag-ibig, kapag namatay ako, dalawin mo naman ang libingan ko. Para kahit minsan maalala mo, may isang pitang nagmahal sa'yo. Ita. Joker! Sino yung mga dumating? Anong ibig sabihin nito? Sino ba kayo? Wala naman tanda. Tanda. Si Pita ang pakay ko. At ang demonyo mong pamangkin. Nasaan sila? Wala sila dito. Hindi ko alam. Wala kang alam, ha? O gusto mong isakay kita sa wheelchair? Kahit anong gawin mo, wala talaga ako alam. Huwag
yung kanyang amo ko? Pag hindi ka nagtapat. Gagawin kong bulaloy ang katawan mo. Wala nga akong alam eh. Wala kang alam. Isama sa bulalian! Chong? Chong! Chong! Pita, ang Chong ko! Pita! Chong! Sa pagkamatay ni Andrade at sa pagkakalagay sa akin bilang pinuno, lilinisin natin ang organisasyon. Babaguhin natin lahat ng patakaran. Ikaw, Saldo, hawakan mo ang Kalookan. Tayo ang pabalik sa grupo ni Bobby. Ikaw, Telmo, sa'yo ang Pasay. Tayo ang maghahari sa apat na sulok ng Maynila. Ito lang ang saksak nyo sa kokote nyo. Tandaan nyo, ang sino mo magkamali, iistopaduhin kong parang aso. Isa lang ang problema natin. Si Pita. Ako! Ako ang magtutumba sa hayop na yan. Hindi. Sa akin siya may utang. Sa akin siya dapat magbayad. Sa sakit na naramdaman ko, babalatan ko siya ng buhay. Hindi na tayo mahirapang hanapin yan. Sige, magsigalan kayo. Bibigyan ko ng 50 mil ng sino mo makakauli sa kanya ng buhay. Sige!
Pita! Hindi ba sinabi ko sa'yo? Lumago pa kay kailaman lang sa pagitan ng kita ni Sandra! Pero ano ginawa mo? Pita kailaman mo! Pinatay mo pa! Hindi ako pumatay kay Sandra! Hindi ako naniniwala sa'yo! Dahil ulul ka rin! Traitor ka! Sinira mo ang buhay ko! Ikaw sumira sa buhay ko! Dapat ka mamatay! Hindi pala biskwit. May pandugong mantarantado. Maubos tayo. Ano ang gagawin natin? Oo nga eh. Tayo na sa biyara. Yo!